Ang kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman ang ahensya ng gobyerno na naatasan upang mamuno sa pangangalaga, konserbasyon at tamang pamamahala ng ating kapaligiran at likas na yaman. Ngunit para magawa nito ang kanyang mandato, kinakailangan ng mga taong matapang at buo ang loob sa pagharap sa mga hamon ng sinumpaang tungkulin. Sa loob ng mahabang panahong pangangalaga at pagtataguyod ng mga adhikain upang patuloy na mapanatili ang malinis at malusog na kapaligiran, di na rin mabilang ang mga sakripisyo at mga sinuong na panganib ng mga alagad ng kalikasan. Mula himpapawid, mga kabundukan, kagubatan at karagatan, walang pag-aalinlangang tinupad nila ang kanilang mga tungkulin. Taong 2015 nang nagsimula si Dennis na maging isang Forest Protection Officer sa Biak na Bato National Park. Sa loob ng 7 taon, naging pangalawang tahanan na ni Dennis ang naturang parke. Mga malalalim na bangin, matatalim na bato, mababangis na hayop at banta ng mga poachers na ang nagbigay kulay sa kanyang trabaho. Trabaho namin talagang mahirap dahil minsan pag may na-encounter ka, siyempre hindi mawawala doon yung magalit sa yung tao. Siyempre minsan mga pagod yan. O bali pag nakita nila tayo, siyempre iba na iisipin yan. Dito naman, pag nag-iikot naman kami, talagang mahirap dahil yung bundok nito hindi naman siya totally lupa dahil batuan siya. Marami siyang bangin, matatalim na bato. O kung isang magkamali ka, talagang malalaglag ka. Siyempre, mga wildlife, mahirap din ma-encounter yan. Tulad ng ahas, yung mga baboy ramo, kasi yan mga, well, dyan talagang nanunugis ng tao yan. Pagka na-encounter mo. Minsang nangarap si Chris Ann na maging isang doktor, katulad ng kanyang ipinangako sa kanyang ama. Ngunit ang plano na makapagpagaling ng mga taong may sakit ay napalitan ng hangarin na makatulong sa pagpapagaling ng ating kalikasan. Si Chris Ann ay isa sa mga kasama natin na nangangalaga ng mga protected areas kung saan kasama sa target niya ang Biodiversity Monitoring System at Coastal Habitat Assessment. Hindi na rin mabilang ang hamon at panganib na hinarap niya sa kanyang buhay sa ngalan ng kalikasan. May monitor na cave sa Masbate. Madalasan kasi ako lang yung babae sa group. So, madalas mga lalaki ang kasama ko. So, umakyat kami ng cave. Kaming dalawa lang, pati yung isang yung guide, yung pumasok kasi ako nga lang yung kasya medyo maliit. May instance na sobrang munti ka na actually na mahuhulog ako sa cave. Like, sabi ko, my God, trabaho pa ba to? Parang, ito pa bang gusto ko? Meron din ako experience before na nag-field kami, mga pahapon na siya, inabot ng 5 PM. Tatlo kaming divers, pagtaas kasi namin, inanod na kami, malayo sa boat. So, nung kinakaway na namin yung boat, kumbaga puntahan na kami, ang sabi sa amin, nakasabit yung anchor sa bato. So ang ginawa ko, sige guys, dito lang kayo, akong lalangoy papunta doon. Against the current siya. So bumaba ako. Then natanggal na. Ang nangyari, biglang tumaas ako. Di ko na malayan, nag-nosebleed na pala ako. Napaka-delikado ng work as ng isang empleyado ng DNR. Lalong-lalo na din sa enforcement. Naka-join kasi ako before sa enforcement. As we all know, environmental defender ang isa din sa mga delikadong trabaho ng mga nasa gobyerno na kagaya natin. Ang isang paan namin ay halos nasa hukay na. Ganyan kung ilarawan ni Wendell ang pagiging isang forest ranger. Batid man ang panganib na kalakip ng kanyang trabaho, pinili pa rin ni Wendell na magpatuloy. Nagsimula si Wendell bilang isang Forest Protection Officer noong 2013 at nadestino sa Community Environment and Natural Resources Office sa Real Quezon. Pagkalipas ng ilang taon, nabigyan ng pagkakataon si Wendell na makapagtrabaho bilang isang forest ranger.
Kasama sa trabaho niya, ang surveillance at foot patrol sa mga kabundukan at sa checkpoint. Based on my experience, ma'am, sobrang dami ko na pong na-experience dyan na talagang ang nasabi ko na lamang po sa Panginoon ay gabayan niyo po ako at ikaw na po ang bahala sa akin, isinusuko ko na po ang aking buhay. Kasi may time na ano talaga, ma'am, parang wala na akong choice na ano nun. Ang dami ko pong experience na yung tutukan pa ako ng, ano, ng barrel, na may hinabol naman kaming van. Ano siya, paspas siya. Hinabol naman po namin, ayaw talagang tumigay. Yung ginawa ko, inovertigan ko po siya, tapos iniharan ko talaga yung motor ko doon sa kalsada para mapatigil siya. Ngayon, tumigil siya, pumunta po siya dito sa court. Tapos pilit pong ibinababa yung kahoy, ipinapasok naman po namin kasi pag naibaba po nila yan, wala po kami magiging ebidensya. Sa loob ng mahigit 2 dekada, pinatunayan ni Maricar na kaya ng mga kababaihan na makibahagi sa konserbasyon at pangangalaga ng ating mga likas na yaman. Siya ay nagpakita ng dedikasyon sa pagsugpo ng illegal wildlife trade at illegal logging sa ating bansa. Kapalit man minsan ito ay ang kanyang seguridad at kaligtasan. Kasama sa trabaho ng isang personnel sa enforcement division ang risk. Andiyan lagi yung threat to life, threat to security. Kasi syempre, pagka may nasasagasaan ka, nag-iisip sila niyan kung paano ka mababalikan, paano sila makakaganti. So kumbaga, accepted na namin yung meron talagang ganon, kaakibat yan sa trabaho namin. Madalas kasama si Maricar sa pag-iimbestiga at surveillance ng mga reklamo, violations ng PD 705 as amended, RA 9147 sa Wildlife Law, at violation ng Chainsaw Act. Ang pinakamapanganib na ginawa niya ay ang anti-illegal logging activities. Nagkaroon kami ng isang napakalaking operation with the NBI. It was a joint operation with the NBI. At sa buong career ko dito, yun yung pinakamalaki at saka yung nakaramdam din ako ng takot na baka, alam mo yun, yung ipatumba ka, yun yung isang ano namin na natakot ako. Lalo na din kasi yung involved ay alam kong malaking tao sila. Sa halos isang dekada sa ahensya, nagpakita si Rex Mel ng higit na dedikasyon sa kanyang tungkulin sa forest protection. Nagsimula bilang isang extension officer noong taong 2012, naging isang forest ranger noong 2015 sa Centro Real Quezon, at ngayon ay isang forest technician at officer in charge ng Minasawa Island Game Refuge and Bird Sanctuary. Ang masasabi ko sa trabaho as a DENR, very risky siya. In a way na hindi mo alam kung makakauwi ka pa ng buhay. So, very risky siya. Hindi mo alam kung saan ka aabutin ng dilim. Hindi mo alam kung sinong tao makakasalamuha mo. Hindi mo alam kung bangin na ba ang hinahakbangan mo. Pangalawang buhay ko na ito. Na-disgrasya kasi ako nung 2014 sa Mauban. Nag-text si Senro Milet sa akin na may operation tayo sa ganito, assemble mo tao mo. Hinabol na namin. Yun, may kasunod pa palang mga sasakyan yung likod namin. Hinabol pa. Yun, na-disgrasya ako. Basag din ulo ko. Bumaon na yung ito sa ulo ko. Hanggang sa hospital, hinahabol ako ng mga magkakaway. Kasi gusto nila akong patayin. Kaya yung operating room, 2 bantay. So, gaganon ka-risky ang buhay. Environmental frontliners kung sila ay tawagin. Sa 36,014 na empleyado ng DENR, halos 10,000 dito ay environmental frontliners na nakadestino sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Iba't ibang mukha mula sa iba't ibang parte ng bansa. Iba't ibang propesyon, ngunit iisa ang hangarin. Pangalagaan ang inang kalikasan, ngunit ang kanilang trabaho ay hindi pangkaraniwan. Sa araw-araw, sila ay humaharap sa panganib at iba't ibang pagsubok, magampanan lamang ang kanilang mga tungkulin. Bukod sa panganib sa mababangis na hayop, panganib sa loob ng kagubatan at ilalim ng karagatan, sila rin ay humaharap sa banta ng mga mapagsamantala sa ating kalikasan.
Sa mga nakalipas na taon, may mga naitalang kaso ng pananakit at pagpaslang sa mga environmental frontliners. Karamihan sa kanila ay mga nasa forest protection. Mariin naman itong kinukundina ng DENR. Patay sa paranaga ng illegal logger ang isang forest ranger sa El Nido, Palawan. Base sa investigasyon, nagpapatrolya sa sitio Kinagawan ang grupo ng biktimang si Bienvenido Vigilia Jr. nang malamang may mga illegal logger sa protected area ng Puntahan. Nagtakbuhan umano ang mga illegal logger. Na-recover nila ang ilang gamit ng grupo, kabilang ang isang chainsaw. Nang pauwi na sila, hinarang naman sila ng mga illegal logger na may mga dala ng itak at homemade shotgun. Wala man silang armas para maprotektahan ang kanilang buhay, dala naman ang diplomasya at malasakit. Sa kabila ng lahat ng pagod at pangamba, sa bawat patak ng pawis, pinipili pa rin nilang manatili. Humatak sa isipan ko na I'm here to serve, to protect and save. Mas malungkot ako pag hindi ko ginampanan ng trabaho. Kasi ano naman ang tungkulin ng natin bilang mamamayan? Ano? God put man in the Garden of Eden to work and take care of it. Sa akin, napakalaking bahagi ng buhay ko. Ito, hindi ko siya tinuturing lang na trabaho, kundi bukasyon ko na ito. Ibabahagi ko sa ano, sa gobyerno, sa mga tao, sa mga stakeholders. Kaya regardless of the challenges, hindi ako uurong, hindi ako mag-iisip na magpalit ng trabaho. Natry ko kasi mag-work na nandun mismo sa community, makausap sila, mag-engage mismo sa kung ano yung everyday life na nangyayari. Natatanong ko kasi, ano bang magagawa ko as an individual, as ganito yung profession ko, na nandito na ako sa DIAN, ano bang magagawa ko para sa kanila? So parang ang saya lang sa feeling na, ay kami ang nag-assist nito, ito na yung, ano, yung progress. Pero yung progress na nakikita mo yung nangyayari na nagkakaroon na ng direction ang mga ginagawa namin. Sa tingin ko po, kailangan po ako ng ano, ng kalikasan kasi malaki rin po yung naitutulong namin bilang isang forest ranger na mapangalagaan yung kabundukan para sa mga susunod na henerasyon. Kasi para pagdating ng araw, may makikita pa yung mga bata na malalaking puno, hindi na lang sa libro, makikita na lang personal na ito, maipagmamalaki ko yan kasi iningatan ko yan nung ako'y forest ranger dyan, makikita ko pa yung puno na napakalaki. Iningatan namin yan, ini-area namin lagi dati yan, ganun. Masaya po ako na nandito po ako ngayon. Dahil nakikita ko po ngayon na unti-unti bumabalik yung ganda nitong biyak na bato. Isa pa, hindi lang naman ako ang nakikinabag dito. Yung susunod, yung matulad ng mga anak ko, mga bata dyan na ngayon lang lumalaki, aabutan nila na buo pa ang bundok ng Biak na Bato National Park. Mahalaga ang ginagampanang papel ng ating mga frontliners. Isa sila sa mga susi upang mapagtagumpayan ang pangangalaga ng ating kalikasan. Isa sila sa mga instrumento upang mas lalo nating mahalin at pag-ingatan ng ating mga likas na yaman. Nahahapo at nahihirapan man, nakararamdam man ng takot, buo pa rin ang kanilang loob, natupa rin ang kanilang bokasyon. Buong puso, buong pagkatao, nananatili silang matapat sa paglilingkod, hindi lamang para sa kalikasan, higit lalo sa bawat mamamayan ng ating bansa. Ang tubig at puno, pati mga kabundukan, ay kabahagi ng inang kalikasan, na pag iyong sinira ay kapahamakan. Ngunit pag iyong inilagaan at iningatan, tayong lahat ay makikinabang sa gawa at nilikha ng inang kalikasan.